testingin natin itong fog light. Yan. Fog light lang yung ilaw natin. Hindi ko binuksan yung headlight. Naka super dark na pala kaming tint. Pakita ko yan sa labas. Ayan. Ayan pagka nasa labas. At ito naman kapag sa loob ng sasakyan. Naka super dark kaming tint. Ito naman yung headlight. Ayan yung aking headlight. Good day mga bossing! Today magkakabit tayo ng fog light kagaya nito. Pero bago natin ikabit to, alamin muna natin kung pwede ba or pinapayagan bang magkabit ng fog light sa ating sasakyan. Nag-message ako sa Highway Patrol Group or HPG. Nag-reply naman sila pero nirefer nila ako sa LTO. Then nag-message ako sa LTO. Binigyan lang nila ako ng email address para dyan ko i-email yung aking question. And hanggang ngayon, more than a week na, wala pa ring reply kaya nag-research na lang ako on my own online. Nakita ko tong Presidential Decree number 96 dated January 13, 1973. It says here, declaring unlawful the use or attachment of sirens, bells, horns, whistles, or similar gadgets that emit exceptionally loud or startling sounds, including dome lights and other signaling or flashing devices on motor vehicles, and providing certain exceptions therefore. Wala namang nabanggit dito about auxiliary lights, LED lights, or fog lights, kaya naghanap pa ako ng iba pang article. Nakita ko tong guidelines from LTO kung paano yung standard na pagkabit ng auxiliary lights at fog lights, pero walang nabanggit dito para sa four wheels, pang motorcycle lang to. Then, I came across this article from carguide.ph. Ang title ay, Are LED Lights Allowed? At kung babasahin niyo yung article na to, na-mention din dito yung Presidential Decree number 96. At sinasabi nila na hindi naman nabanggit yung auxiliary lights, LED lights, or fog lights sa mga pinagbabawal under this Presidential Decree number 96. In short, under the Philippine Land Transportation and Traffic Code, a motor vehicle, be it two or four-wheeled, is permitted to have additional lamps and light for as long as they follow the prescribed standards. So, pwede tayo magkabit ng additional fog lights sa ating sasakyan as long as pina-follow natin yung standard. Pero mas maganda, manggaling to sa LTO mismo. And sa pag-research ko, nakita ko tong video na posted sa YouTube. Ang title ay LTO Clarifying Guidelines for the Use of LED Lights. Pakinggan natin ngayon ang LTO. So in other words, we allowed modifications of these motor vehicles, including motorcycles, as long as they conform to our standards. Of course, the standards will come from the Bureau of Product Standards of DTI. What about the use of fog lights? Would you clarify this too? Where as far as the administrative order that I mentioned a while ago, boats, fog lights are optional. They may be allowed. However, there will be some restrictions with regard to their use. Like they can only be used during heavy fog or heavy rains. In other words, they will not be allowed to be used in the cities where the visibility is very clear. So in other words, fog lights may be installed as long as they can be covered by any it could be a leather cover or any type of cover if they are not in use. Otherwise, they might be liable, the driver might be liable and he'll be apprehended for installation of these fog lights. And fog lights should be, for four-wheel motor vehicles, the LTO allows the use of two fog lights. But only one fog light will be allowed for motorcycles. And of course, fog lights at the rear will have also will be required to have the use of the red color. And fog lights in front should emit a white or yellowish color. With that being said, pwede tayo maglagay ng fog lights sa ating sasakyan as long as if follow natin yung standard from LTO, maximum 2 fog lights lang, color white, yellow, or yellowish,
meron dapat sariling switch, nakatutok sa baba, at wala siya dapat flasher feature. And then, gagamitin lang to sa mga madadilim na lugar, bawal buksan kapag maliwanag yung dadaanan. Kapag hindi gagamitin, dapat merong cover like plastic cover, leather cover, or cloth. Ito yung nabili kong bracket from Lazada. Ang ganda niya, matte finish, smooth, walang scratches or dents. Maayos na maayos ang pag-deliver dito. Ito naman yung fog lights na gagamitin natin, ang brand ay DLAA. Ang ganda na itsura, naka-box. Unfortunately, walang kasamang harness, so bibili pa tayo ng harness. Ito yung harness na nabili ko from Lazada. Lahat ng materials na gagamitin ko, ilalagay ko na lang yung link sa description below. Itong harness na to, kompleto na, meron siyang kasamang fuse box at fuse na 15 ampere. Ayan, kulay blue. Balik ko na to. Meron na rin tong kasamang relay. At meron ding kasamang switch. Ganito yung pag-wire natin ng harness. Itong green, ipapasok natin yan sa switch. And shoot lang sa socket. And switch yan. And then, itong white na plastic, dyan natin isushoot yung relay. I-push nyo lang kasi medyo matigas din to eh. Yan. And then, meron ditong wire na dalawa. Itong black, yan yung ikakabit natin sa negative ng battery. Ito namang red, ito yung ikakabit natin sa positive ng battery. And then, itong dulo, yan yung ikakabit natin sa ating fog lights. Meron lang tayong konting modification na gagawin dito sa harness kasi itong wire na papunta sa switch, maikli. Kailangan natin to ipasok sa loob ng sasakyan eh. So, pagsukat ko isang dangkal lang. So, hindi talaga aabot tong wire na to. Kailangan natin maglagay ng extension wire para humaba at umabot doon sa loob ng sasakyan. Bumili na ako ng mga wire from Auto Shop. Ito. Bali, color-coded yung binili ko para hindi nakakalito. Importante to mga bossing. And bumili rin ako ng shrinkable hose. Ayan, ito yung gagamitin natin pang cover sa mga connection instead of electrical tape. Mas malinis nung tignan at mas matibay. Tatanggalin ko na tong plastic cover tube. Ayan, kasi gugupitin natin to sa gitna para makapaglagay tayo ng extension wire. Bali, apat tong wire na to. Dalawang red, isang green at isang blue. Gupitin ko na to sa gitna. Ayan. Then, tabi ko lang muna itong mga wire. Nabalatan ko na yung dulo ng mga wire para lumabas yung copper. So, apat na wire to, dalawang red, isang green at isang blue. At ito yung gagamitin natin for extension. As you can see, kaparehas ng kulay ng mga wire, color-coded siya. Importante ito mga bossing para hindi tayo malito sa pag-wiring. Bali, itong dalawang red dito, pwede ko nang pagsamahin. Then, ipasok ko na itong shrinkable hose dito sa gagamitin nating extension. Ayan, extension wire. Kulay red din to. Itatap ko na to sa dalawang red na pinagsama natin kanina. Then, ihinang ko to para makasigurado tayo na hindi magkakaroon ng loose connection. Ngayon, pwede na nating i-cover na itong shrinkable hose, yung bawat connection. Gagamit lang ako dito ng lighter. Ayan, para mag-shrink yung hose at tumitigas to eh. Ayan, i-lighter nyo lang. Tapos kusa na siya mag-shrink. Ito na yung mga tinap nating wire. So, red to red, green to green, at blue to blue. Color-coded para hindi nakakalito. And then, yung dulo nitong mga wire, kuha kayo ng Phillips screw. Ganito, mas mahaba, mas maganda. And then, ititape ko tong mga wire dito sa dulo ng Phillips screw. Ihigpitan ko yung pag-tape. Gamit ako ng electrical tape. Papakita ko sa inyo kung bakit. Nandito ako ngayon sa loob ni Espresso sa driver seat. Tanggalin ko tong cover plastic para magkaroon tayo ng access dito sa loob. And then ilawan ko kasi madilim eh. Then, dito merong rubber. Ayan, nakikita nyo. Then, meron siyang parang butas doon. Diyan natin isushoot yung Phillips screw
kung saan tinape natin yung mga wire, itutusok natin hanggang sa lumabas. Tumagos siya papunta dun sa engine bay. And then, pag tumagos na, saka natin nahatakin tong wire na tinape natin. Dito na ako sa engine bay at nai-shoot na natin yung Phillips screw. Ayan, tumagos na siya. Inawang ko lang para makita nyo, medyo madilim eh. Ayan yung Phillips screw. Bali, nandyan yung wire na tinape natin. Tatanggalin ko yung tape and then hugutin ko na yung wire. Ito na yung wire, mga bossing. Ano, tatlong wire yan, hugutin na natin. Ayan, hugutin ko lang. Bali, ito yung mga wire na kailangan natin itap papunta sa relay. Ayan, i-shoot ko lang dito sa likod para maayos. Okay. Ready na tayo para sa mga connection. Kunin ko itong socket para sa relay, itong puti. At yung dalawang red dito, pwede na natin pagsamahin. Ayan, pagsamahin ko lang. At yung red na galing dun sa switch, yung shinot natin sa rubber papunta sa engine bay, ito yung i-connect natin. Pero bago ko i-connect, lalagyan ko muna to ng shrinkable hose. Ayan, hindi ako gagamit ng electrical tape. Gaya ng sinabi ko, mas malinis tignan to at mas matibay. So, i-connect ko to red to red. Yung red from switch and then red pupunta sa relay. I-connect natin. Ganun din yung sa green from switch. I-connect natin green to relay. And then yung blue from switch, blue to relay. Tapos ko nang ihinang at lagyan ng cover yung shrinkable hose. Ganyan na siya. And then, may wire dito na kulay red. Itong may parang hook. At black na parang hook din, yung dulo. Yan yung ikakabit natin dito sa battery. Yung black, yan yung sa negative. At yung red, sa positive. Pero hindi ko muna ikakabit. Mamaya ko na ikakabit. Ayusin ko lang muna itong mga wire. Ikikable tie ko na ng maayos. Na cable tie ko na yung mga wire. Ito yung wire from switch, yung galing sa loob, shinot natin dun sa rubber. Nilagyan ko ng plastic cover tube, and then kinable tie ko dyan. Ito yung sa relay natin, yung puting socket na yan. Mamaya ako na ikakabit yung relay. And then ito yung black na wire na parang may hook. Yan ang kakabit natin sa negative ng battery. At yung red sa positive ng battery. Ito naman yung mga wire. Ayan, pinadaan ko sa gilid and then cable tie. Ayan, i-cable tayo yung mga bossing para hindi masagwa at madumitignan. Then, shinot ko dyan sa ilalim. Tapos, hinugot ko dito. Ayan, sa may bumper. Tinanggal ko yung plate. And then, ito yung ikakabit natin sa fog lights. Ito rin sa kabila. Now, meron pang isang wire dito, yung black na yan. Yan yung body ground. Kailangan ma-tap natin yan sa body ni Espresso. Sa metal, ayan. Meron butas dito, nilagyan ko ng screw. Ayan, at saka nut. Ayan, screw, tapos meron niyang nut sa likod. Diyan ko inipit yung wire. Nakabit ko na yung fog light dito sa bracket. Ayan, nadali lang naman, i-screw nyo lang. And itong fog light natin, maikli lang yung wire na kasama. Ayan, yung black, yan yung negative, yung white, yung positive. Bali, maglalagay lang din ako ng extension wire dito. Dito naman sa dulo ng harness, dahil walang female socket na kasama yung fog light, tatanggalin ko na to, ikakat ko siya. And then, itatap ko yung mga wire doon sa ating fog light. Itatabi ko lang tong socket na to para magamit pa natin sa next DIY natin. Ganito rin sa kabila. Gupitin ko rin. Itatap ko na tong fog light natin. Dito sa harness, bali, color-coded wire din yung ginamit ko sa extension. Black para sa negative, white para sa positive. Yung black, i-connect natin yan sa black wire dito sa harness. Yan, black to black. Kaya napaka-importante na color-coded yung gagamitin yung wire para hindi nakakalito. Madali lang mag-wiring. And then, yung white naman from fog light, yan naman ang itatap natin dito sa red, sa harness. Yan. Ganun din sa kabilang fog light. Same process lang. And then, hihinangan ko to, kakabitan ko ng shrinkable hose.
Connect ko na yung mga wire. I-shoot ko lang sa loob yung excess. Ayan. Using ko lang to para walang naka-expose na wire. Pangit kasi tignan pagka naka-expose yung mga wire. Ang dumi. Kaya itatago ko siya. Ayan. Bali yung pinaka-wire from fog light, itatago ko sa likod ng ating plate. Lagyan ko lang muna to ng screw. Ayan. Pero hindi ko muna hihigpitan. Lagyan ko lang ng screw para mabitawan ko itong bracket. Ganun din sa kabila. Then, pwede na natin ikabit yung ating plate. Tanggalin ko lang itong screw. Isa lang muna. Yan, para hindi bumagsak itong bracket. Wala kasi akong assistant ngayon eh. And then, dito sa likod ng plate, naglagay ako ng washer and rubber washer para medyo nakaangat itong plate at hindi niya maipit yung wire na itatago natin sa likod. Ganun din yung gagawin ko dyan sa kabilang butas. Pakita ko ulit yung wiring dito sa engine bay. Bali, naikabit ko na yung relay. Ayan. And then, nilagyan ko ng electrical tape yung dulo for added protection. Then, cable tie. Nandyan na rin yung fuse. Naka-cable tie. And then, tinap ko na yung block sa negative ng battery. Bali, ang hirap tanggalin ng screw dyan. Ang ginawa ko, umanap ako ng screw na kasha. Ayan. And then, inipit ko yung black wire para magkaroon ng connection. And then, kinabit ko na rin yung red wire dito sa positive ng ating battery. And then, ito na nga yung ating mga wire. Ayan, hanggang dun sa loob. Cable tie. And then, lumabas siyan dito sa likod ng plate. Ayan, wala kayong makikita naka-expose na wire. Ayan, malinis siyan. Ayan, inayos ko yung pagkakabit ng mga wiring dito sa gilid. Ayan, okay na okay. Balik tayo dito sa loob ni Espresso, dito sa driver's seat. I-install natin yung switch. Bali, ito, mga cover to ng switch. Tatanggal lang tayo ng isa dito. Sungkitin nyo sa ilalim. Ayun, tumarsik na. Bali, ito yung cover. Unfortunately, yung switch na kasama sa harness na nabili natin is masyadong maliit. Hindi siya kasha. Ngayon, masyashoot siya. Ayan, hindi siya swak. Ayan. So, gagawa natin ng paraan. Ang gagawin ko is itong cover na tinanggal natin, bubutasin ko yan. Ayan, bubutasin ko sa gitna para ma-shoot natin itong switch. Testingin natin kung papasok itong switch sa butas. Ayun, sakto, parang sinukat. Okay. I-shoot ko na tong switch dito sa butas. Ayun, sakto. And then, ayan na yung switch natin, mga bossing. Meron siyang ilaw. Ayan, and then, ito yung wiring. Nilagyan ko ng plastic cover tube. Ayan. And then, kinabit ko na yung green socket papunta dun sa switch. Ayan yung pinaka connection niya. Testing natin kung gumagana ba itong kinabit nating fog light. Para makasunod tayo sa guidelines ng LTO, kailangan natin coveran niya ng ito, gagamit lang ako ng tela. Ginupit ko ito sa lumang leggings ni Mrs. Iko-cover ko sa fog light kapag umaga or hindi natin gagamitin. Ganito ang itsura niya kapag may cover ng cloth. Yan. Ginawa ko lang yung cover niya. And bumagay yung chrome fog light natin dito sa emblem. Pakita ko sa gilid. Ayan o. Malinis yung wiring. Walang naka-expose. Ayan. Happy naman ako sa kinalabasan nito. Okay na okay. Ang ganda nga eh.
ano, ganda na itsura. And bumagay nga yung fog light dito sa emblem at sa logo ni Espresso, chrome. And pero naiisip ko, pinturahan yung cover nitong fog light at saka itong emblem ng matte black. Yan, pinturahan ko. Pero mukhang maganda rin tong chrome. Nag-match naman din sa red. Ano sa tingin nyo, mga bossing? Pinturahan ko pa ba ito ng black para maging black-red yung motif ng ating espresso? Mag-comment lang kayo sa comment section, tulungan nyo ako. Or maganda na tignan itong chrome. Ayan o, chrome siya. Chrome, black, and red ang kulay ng espresso namin ngayon. Mag-comment lang kayo sa baba kung sa tingin nyo mas maganda kung color black. Pipinturahan natin ng black. And syempre, kailangan matesting natin tong fog light sa gabi kung usable ba to at maliwanag. Testingin natin tong fog light. Yan, fog light lang yung ilaw natin, hindi ko binuksan yung headlight. Naka super dark nga pala kaming tint. Pakita ko yan sa labas. Ayan. Ayan, pagka nasa labas at ito naman kapag ka sa loob ng sasakyan, naka super dark kaming tint. So napaka lakas ng ilaw na to. Okay siya. Ayan o. Yellow nga pala yung nilagay kong fog light. Para all weather kasi yung yellow na ilaw. Pwede siya kapag ka umuulan, hindi lumalabo. Ito naman yung headlight. Ayan yung aking headlight. High, low. Pag sinamahan natin ng, pakita ko sa labas yung headlight. Ayan, maliwanag din. Kasi naka super dark kaming tint. Samahan natin ng fog light. Ayan. Patayin ko yung headlight. Fog light lang. Ayan, patayin ko yung fog light. Headlight lang. Ayan. Fog light ulit. Okay, successful ang ating DIY project. Sana nagustuhan nyo yung video natin for today. DIY installation ng fog light dito kay Suzuki Espresso. Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like, share nyo na rin yung video, and kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider to subscribe, and see you on our next vlog.